A busy street in Calapan. Several tricycle drivers traverse early in the morning to provide for their family needs. But not only drivers you will encounter. We saw this young boy picking his vegetables to sell nearby, and we took it as opportunity to talk to him. What is your name? Anong iyong pangalan, tutoy? Ceejay po. Ceejay? Fajardo. Anong apelyido? Fajardo po. Fajardo. Fajardo, okay. So, where do you live? Saan ikaw nakatira? Doon po sa may 12. Saan? 12 po nang dako. Sa 12 nang dako. So, tell me about your family. Ilan kayong magkakapatid? Apat po. Pang ilan ikaw? Sa panganay po. So, when did you start selling this kind of vegetables? Kailan ikaw nagsimula na magtinda nitong mga gulay na pinitinda mo? Yung patay na po magulang ko. Yung patay na ang nanay at tatay. Ceejay is a 13-year-old boy who's supposedly enjoying the life of a kid. But unfortunately, life landed him into selling in the Calapan streets. How much profit did you earn in a day? Nasa 300 po. 300 pesos. Why do you need to sell? Bakit kailangan mong magtinda? At para po makatulong sa ate ko. Sa ate mo. Okay. Is all your vegetables are being sold every day? Ubos ba lagi ang iyong paninda araw-araw? Hindi po. Bakit hindi nauubos? Para wala pong bumibili. Wala pong bumibili. Ibig sabihin dito ka lang lagi nagtitinda? Opo. If ever the vegetables are not sold, what did you do? Kapag daw yung mga gulay ay hindi nauubos, anong ginagawa mo sa mga ito? Tinatago po. Tapos, ibebenta mo ulit kinabukasan? Pag po nabubulok na itinatago ko na po, tinutubos ko na lang po. If you were given a chance to go back to school, are you willing to pursue? Kung bibigyan ka daw ng pagkakataon na pumasok ulit sa paaralan, ikaw ba ay magpupursige? Gusto ko po makatapos sa pag-aaral. What is your dream? Ano ang pangarap mo? Teacher po. Bakit? Kasi po para makaturoan ko po ang mga bata na hindi po nakabata. Kaya po hindi makatara po makatulong sa pag-aaral ng mga bata. Did you ever feel envy to your fellow children like your age? Ano? Ikaw ba? Sa edad mo, naiinggit ka sa iyong mga, yung naiinggit ka ba sa iyong mga kaedad na sila nag-aaral, tapos ikaw nagtitinda? Hindi po. Kasi po na, kasi pag ako po nag-aaral, gusto ko po makatulong ako sa kapatid ko na magtinda para po may pambahaan din ako. So, di ba sabi mo naman na nag-aaral ka, tapos nagtitinda ka. So, are you happy with your life at this moment? Masaya ka ba na nagtitinda ka kapag weekend tapos nag-aaral ka tuwing weekdays? Opo. Saya po ako. So, did you ask God on what happened to your life? Dumating ba sa buhay mo na parang kinwestiyon mo si Lord kung bakit po kailangan ko pa pong magtinda? Pwede naman po akong magpahinga pag Sabado at Linggo. Kasi po ay tuwing Sabado at Linggo po ay iwala po kami pika. Kasi kailangan ko po magtinda. As we interviewing Ceejay, a good Samaritan approach him and ask if he could treat him food, for he can see his young self in the eyes of a young boy.